We have Assistant Secretary Christine Evangelista and Under Secretary Ernesto Gonzalez. At bilang panimula po, sabay-sabay po nating saksihan ang ribbon cutting ceremony. Asik, naganap na. Sa wakas. Oh yeah, Mama Chan. Sabay-sabay po tayo in 1, 2, 3. Official na pong bukas ang ating Kadiwa ni Ani at Tita Project. At sa mga pagkakataon pong ito, upang magbahagi po ng dagdag kaalaman para sa ating lahat, hindi po sa Kadiwa ni Ani at Kita Project, nais ko pong ipakilala ang Assistant Secretary po ng Department of Agriculture. Palakpakan po natin, Assistant Secretary Christine Y. Evangelista.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga, Mayor. Magandang umaga, Yusek. Sa lahat po ng mga nandito, salamat po sa inyong mainit na pagtangkilik sa ating mga produkto ng ating mga magsasaka. Kami po sa Department of Agriculture ay naglunsad nitong kadiwa ni Ani at Kita upang matulungan po ang ating mga magsasaka na madala ang kanilang mga produkto sa ating mga consumers. At napakaswerte po namin dahil mainit po na tinanggap ni Mayor Isko ang programang ito para rin po sa ating mga consumers para mas mababa po ang presyo ng mga bilihin, ng mga fresh produce po galing sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Ngayon po ang battle cry ng DA ay masaganang ani at mataas na kita. At sa tulong po ni Mayor, tingin po namin ay lalo pang lalaki ang ating kadiwa at hopefully gagayahin din po ng mga ibang mga lungsod ang naumpisahan na naman ni Mayor Isko Moreno. So sa lahat po ng narito, marami pong maraming salamat at patuloy po sana ngayong pagtangkilik sa ating mga produkto. Nais ko pong ngayon ipakilala ang aming Undersecretary for Consumer Affairs sa DA, si Yusek Ernesto Gonzalez. Magandang umaga po sa inyo lahat. Mayor Isko, si Isko na tawagin ko si Mayor. Magandang umaga po sa inyo, Mayor. Una sa lahat, nais ko po magpapasalamat sa ating mahal na Mayor sa suportang binigay niya sa Department of Agriculture. Alam niyo, sa ngalan ni Magandang, kami ay masaya. At finally, ngayon, madadala na namin ang mga ating mga produkto ng ating mga partner dito mismo sa ating lugar. Sa ganitong paraan, tayo po ay makakabili ng murang presyo na bilihin. Hindi lang po mura, sariwa pa. So, we want to inform you that this is only the start of this program. At ito ay palakihin po natin at palawakin natin hindi lamang sa Manila, kundi buong Pilipinas. Ganito po ang pangako sa atin ng ating mahal na Presidente, Rodrigo Duterte. Mabuhay po kayo lahat. Maraming po salamat. Maraming salamat po, Department of Agriculture Undersecretary Ernesto Gonzalez. At sa mga pagkakataon po ito, ay pakinggan naman po natin ang kanya pong mga mensahe. Palakpakan po natin ang ating kagalang-galang Alcalde Francisco Isko Moreno Domagoso. Thank you sa ating pong mga opisyales ng Department of Agriculture, Undersecretary Ernesto Gonzalez, Assistant Secretary Christine Evangelista, Deputy Director Juniper Edisago, at sa lahat ng mga kawani ng Department of Agriculture na nandito at mga subsidiary and agencies under DA, magandang umaga sa inyo at sa mga kababayan namin na galing pa ng Central Luzon at iba't ibang bahagi ng Luzon ng ating bansa na may dala ng kanilang produkto sa kanilang bayan. Maraming salamat. Alam po ninyo, nung bata ko, talaga pong may kadiwa. Ang kadiwa, kaya po yan isa sa commitment namin dito sa Maynila. Nung bata ko, ang kadiwa ay isang pamilihan ng mga mahihirap nating kababayan. Ay gusto makatipid. Kung saan ito'y sinimulan ng pamahalaan upang murang mabili sa murang halaga ang mga pangunahing bili. Bigas, gatas, panutsa, yun yung asukal. O tapos, gulay at iba pang mga pangunahing pagkain. Kaya natutuwa kami sapagkat ilang linggo pa lang ang nakakaraan sa pamumuno ng Department of Agriculture through the Office of the President, President Rodrigo Roa Duterte, inilusad muli ang kadiwa. At natutuwa kami sapagkat inilusad sa Maynila.
sa maliit namin kaparaanan, malugod namin kayong tinatanggap sa Maynila. Dito magsimula ang bagong programa ng ating estado, ng ating pamahalaan. And always remember, this is where you start, you're going to start. Anyway, if you compute your kilometers, you always start with Manila because kilometer zero is located in Manila. So, dito, makukwenta natin kung gano'ng kahaba ang paglalakbay ng programang Kadiwa ng Pamahalaan Lungsod ng Maynila sa pangunguna ng Department of Agriculture. Kaya sa mga nagtatanim, mga farmers, mga producers, ito po ay maliit naming kaparaanan na tulong sa inyo ng Pamahalaang Lungsod ng Maynila na lagi kayong welcome dito. At ito ay simula lamang ng marami pang araw na kami naman sa iba't ibang nayon, iba't ibang probinsya ay makatulong na mapalakas ang kanilang mga produkto. Mabili ng takdang oras. At kami naman bilang consumer ay makatipid ang ating mga kababayan na taga-lungsod ng Maynila. At pag ito isinigawa ng 1,600 plus municipalities and cities, tingin ko bababa ang bilihin, gagaan ang pamumuhay ng tao, at mas maraming savings para sa iba pang bagay na tustusin sa kanilang pamumuhay. Kaya sa inyo, mga kasamahan ko sa City Hall, ano pa hinintay natin? Bili na. Ito, wantum. Wantusawa. Tingin ko, bago matapos ang apod ito. Asik, isik. Ubus toits. Di bali, maubos ang sweldo nyo. Organic naman. Yan. Pero pagkain naman ang iuwi nyo. Diba? Mura, sariwa. Di ba? Yan ang importante. So, muli sa Department of Agriculture, sa Office of the President, President Rodrigo Roa Duterte, maraming salamat. At sa mga kawani ng National Government na nandito dito, at sa ating lahat, sa mga kawani ng Pamahalaang Lungsod. Maraming, maraming, maraming salamat. Mabuhay ang Kadiwa! Maraming maraming salamat po, kagalang-galang Francisco Isko Moreno de Magoso. At sa mga pagkakataon po ito ay opisyal na pong bukas ang ating Kadiwa ni Ani at Kita Project. Kaya po inaanihan po namin ang lahat po ng ating mga empleyado at mga bisita po ng Manila City Hall na tayo po ay maaaring bumili ng mura na at sariwa pang mga produkto mula po ngayong araw hanggang bukas po. At muli po ang pasasalamat po kay Undersecretary Ernesto Gonzalez at Assistant Secretary Christine Y. Evangelista at ang Deputy Director Julie Bert E. Desagon at ang mga kawani pong kapiling natin ngayong umaga mula po sa Department of Agriculture. Muli po, maraming maraming salamat po sa inyong pakikiisa ngayong umaga. At i-enjoy po natin ang ating Kadiwa. Maraming salamat po. May request po yung pong magbibigay po ng mga paligagan. Thank you.
Maranasan din to ng mga tao ngayon na kung saan mabigyan sila ng katipiran, sariwang gulay, malinis, at matikman nila na ang gobyerno inuunawa ang pagpapahalaga sa kanilang katatayuan, lalo na yung mga mahirap nating kababayan. Alam mo, bawat sentimong natitipid ng mahirap nating kababayan na parking bagay sa kanila. Pangalawa, hindi lang kami nakakatipid sa highly urbanized city like the city of Manila para sa aming mga mahihirap na kababayan. Eh, malaking tulong to sa mga partner o producer. Okay. Kasi nawawala na yung mga middleman. Dito, ang middleman na yung ahensya ng gobyerno. Ang gobyerno naman hindi para kumita, hindi para tumulong. So yung national government at local government nag-usap para matulungan, magkita yung farmer and producers at saka yung consumer. Kaya yung laking epekto dito sa ating mga farmers in terms of favorable effect. At same thing with our consumer, we as consumer, people of Manila. And it's going to happen every week here in Manila. This is just the beginning of many days to come. Every week, Mayor, Yes. It's going to be a farm tourism approach. If there is medical tourism or typical tourism, there is also farm tourism. Why not? Ikabubuti naman ang mga taga-lusod ng Maynila. Bakit ba hindi? Mayor, sorry, habol ko lang. Regarding po dun sa ating magkakaroon ng drought fairness program. Yes. Mayor, just to clarify, exclusive rate sa ating? No. We would prefer... Siyempre, mga taga-lungsod ng Maynila. But anybody can join. Anybody. But I prefer, of course, mabigyan ng trabaho ang mga taga-lungsod ng Maynila. Thank you.
Hindi takya mo. At least, magandang umaga po sa ating mga SK Secretary and Treasurer ng Lungsod ng Maynila. Ngayong umaga po ay ating pong gaganapin ang inyong oath-taking ceremony. Ang inyong pong ginawang SKMD o ang Sangguniang Kabataan Mandatory Training ay bahagi po ng Local Government Month na may temang matino at mahusay na pamahalaang lokal, pundasyon ng makatao, mapayapa at maunlad na bansa. Nais ko rin makipaalam sa inyong lahat na ang aking pambuting alkalde, Francisco Isko Moreno Dumagoso, ay naaprobahan po ang 11 million fund for youth program against illegal drugs to be implemented by Manila Youth Bureau, DILG, and SKs. Palakpakan natin. Alam po namin na kanina pa po kayo nandito, kaya po, we will start the oath-taking ceremony. You came here today, despite that some of you have work or classes, but this is very important to you, so we try to accommodate you and continue with the program. So anyway, maaari na ba tayong tumayo?
At itaas ang ating kanang kamay at sumunod sa akin. Ako si... na italaga sa katukulan bilang... ng barangay... Zone and District... Maynila. Ay tayong team na nanunumpa. Natutuparin ko. Ang buong husay at katapatan. Sa abot ng aking kakayahan. Ang mga tungkulin. Ng aking kasalukuyang katungkulan. At ng mga iba pang pagkaraan nito'y gagampanan ko sa ilalim ng Republika ng Pilipinas. Na aking itataguyod. At ipagtatanggol. Ang saligang batas ng Pilipinas. Na tunay na mananalig. At tatalima ako rito. Susundin ko ang mga batas. Mga kautosang ligal. At mga direktang pinahiral. Ng mga sadyang itinakdang may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas. At kusa akong babalikatin. Ang pananagutang ito nang walang anumang pasubali o hangaring umiwas kasiyahan nawa ako ng Diyos. Congratulations. Una, maraming salamat kay Director Alex Layos at walang umpay na kalinsabay ng iba't ibang ahensya o bureau ng pamalang lokal ang pagtataguyod ng pagsasaayos, pagsasatama no, ng mga bagay-bagay. Katulad ng kagagawa niyo pa lamang ngayong umaga ito. Marahil tayo'y nahalal. Ngunit kailangan ito'y bagay na ating sumpaan ang ating mga tungkol. At marahil tayo bata pa na kung minsan nakaririnig tayo sa ibang may edad sa atin na sila ay pabalik na, tayo ay papunta pa lang. Na maaaring marinig nyo rin na mas alam nila ang lahat. Tayo po di pa lang nalalaman. Maaaring totoo. Ngunit ito yung kalahating totoo lang. Bakit? Yung kalahating totoo ay yung kalahating hindi natin alam sapagkat dinanas na nila yun. Pero yung kalahating alam ninyo ay kalahating alam ninyo na kung saan ano naman ang pangangailangan ng makabagong kabataan sa ating pamayanan na hindi naman alam ng nakatatanda sa atin. Kaya kung ang bawat respeto sa isa't isa ay pinagkakaloob ng bawat halal ng bayan sa kanit-aniyang barangay, tingin ko mas magkakaunawaan. If we can create harmony, synchrony in our community, then I think we will be given a chance to revive the city of Manila. Always remember, sino ba sa inyo dito ang taga-Maynila? Taas sa mga kayo. Makita ninyo? Hindi mga batang Maynila kayo. E sino ba magmamalasakit sa ating mga batang Maynila? Kundi tayo rin kapwa batang Maynila. Hindi tayo pagmamalasakitan ng ibang bayan. Hindi dahil sa galit sila sa atin. Kundi may kanikanya rin silang obligasyon sa kanilang bayan. Kaya walang magmamalasakit talaga sa atin, kundi tayo rin. Kaya tayo rin makikita sa finals.
In fact, yung mga nakatunggali ninyo, hindi kayo pursunada. Tama, di ba? Yung ibang hindi pa nakamove on eh. Di ba? But be that as it may, you have to focus. I need you. Your mayor needs you. Buong kababang Lord, ako nakikisuyo sa iyo. Kailangan ko pa yun. Totoo. Magsisikap kami. Totoo. Pipilitin namin magbuti. Pero kung bawat isa sa inyo nakibahagi, nag-participate, cooperate, tingin ko mas mapapabilis ang paglilinis, pagsasayos, at pagsasatama ng maling nakaugalian. Kasi hindi ko mo nakaugalian na, ayun na yung tama. Maraming mga pangyayari ganap sa lungsod ng Maynila. Na yung dating nakagawian na abnormal ay naging normal sapagkat walang pamalang lungsod na lumingon sa mga hinaing ng taong bayan o ng pagsasayos. Ikinikipit-balikat na lamang lagi ng mga leader ng syudad yung mga simpleng bagay. Then, let's prove to them, kayo na mga halal ng komunidad. Kahit bata tayo, meron tayong bahagi sa pamahalaan. Meron tayong obligasyon sa ating kapwa kabataan. At huwag na mawala sa isip ninyo. Umaasa sa inyo ang mga kapitbahay natin. Luego, marami tayong iniisip, kanya-kanya. At walang masama doon. Kasi may kanya-kanya tayong pananaw. May kanya-kanya tayong pamamaraan kung paano maglingkod sa bayan. Then, do what you have to do. Do what you think is the best for your community. But if I may ask you, again and again, and I'm begging you, help us by doing one common thing, pinakasimpleng bagay. Gawin natin habit. Gawin natin normal. Yung normal. Huwag natin gawing normal yung abnormal. Maglinis tayo linggo-linggo. Simulan natin. Mahirap ba yun? Paano natin pamumunuan ang isang pamayan ng mabaho? Paano natin pamumunuan ang isang bayan na sala sa laba? Paano natin pamumunuan ang ating pamayanan kung yung mga tao na naglukluk sa inyo ay mas matapang pa sa inyo? Kailangan maipakita natin sa kanila na tayo walang masamang intensyon. Ang intensyon ay makaisa sa pagsasayos sapagkat kayo ng mga bata ngayon, tayo ngayon, kung ano meron ng Maynila ngayon ay tanging epekto lamang ng mga ginawa nila kahapon o ngayon. Someday, somehow, magkakajowa kayo. Meron na? Mukha si Alex, meron na eh. Someday, somehow, magkakapamilya kayo. It is inevitable. Matter of time. Proper and right time. Tama? So, pagka kayo nagkapamilya, magkakaroon kayo ng anak. Tanong, anong uri? Anak ko? Anong uri? Tell me straight. Tell me in my face. Anong uri ng siyudad ng Maynila ang ipapamana ninyo sa mga anak ninyo? The same thing. If you're happy of what happened in recent past,
of there's so much chaos, tyranny, and anarchy in the city of Manila, then we all together must come hand in hand to go against what is or what they have done in the past. We have to change things. We have to pay sacrifices. And I'm asking you, you have to sacrifice if you really want to change. Because if I may share to you what Einstein said, don't expect different results will come to you tomorrow if what you did today is the same as yesterday. Huwag kayong aasa na may bagong Maynila. 10 taon simula ngayon. Pag may pamilya na kayo. Walang ibang dapat sisihin kung masama ang aanihin nila sa takdang panahon ay kundi tayo ngayon. Dahil lahat ang gagawin natin ngayon ay siya namang aanihin na susunod na saling lahat. For the end time, please, I encourage each and every one of you. We should love our own. Start loving Manila. This, where you were born, grew up, you played in the streets of Manila. Dito rin pinag-aaral yung iba sa inyo, pinag-aaral pa ng gobyerno ng Manila. Produkto ng pampublikong paralan. O ito si Alex Lyons. Pamantas ang lusod ng Maynila. It's time for you to love our city. Kung hindi nila minahal ang siyudad ng ating kapanganakan nung panahon nila, o huwag na natin sila sisihin, pinagbayaran na nila yon sa taong bayan. Ngayon, umpisahan nating mahalin ang kalinyo. Tapat ng bahay niyo. Umpisahan natin pagmalasakitan ang tungkuling hinatang sa atin. Pagmalasakitan ng kapwa natin sa mga maliliit na bagay. Hindi ko kayo hinihingan at hindi ako humihingi ng bagay na hindi ko kayang gawin. Ang hinihingi ko lang, simple-simple. Mag-isip na kayo kung anong gusto nyo pang gawin. Pero dapat may isa tayong common denominator, common na ginagawa. Paglilinis. Paliguan ninyo ang Maynila. Naglilibag. Dugyot. We have to do something. Kung gusto nyo magkaroon ng kakaiba bukas na mangyayari sa mga anak natin sa darating na takdang panahon, gumawa tayo ng kakaibang bagay ngayon. Patunayan ninyo sa Kongreso na worth it na manatili ang sangguniang kabataan sa ating bansa at yan ay dapat makita dito sa lungsod ng Maynila. Kaya po sa inyong lahat, mga kasamahan ko naglilingkod sa bayan, hindi naman tayo nagkakalayo ng mga edad. Bakit? Ako naman yung 19. Naintindihan nyo na yun. But I will not give up. I swear. I will pray. That is inevitable. Maybe it's definite that I will pay. But I will not stop. So it's either you come all the way with us. Let's go across that tunnel. In that tunnel, madilim. Maraming stumbling blocks. Madadapa tayo pare-pareho. But we must go on. We must continue. Because at the end of the tunnel, there is light. And that is the future of Manila. Gusto niyo ba muling maibalik
ang tayog ng lungsod na ating kapanganakan. Then let's do something today. Not tomorrow. Not next week. Not next month. The most expensive commodities in this world, if you put it in right perspective, is time. You can lose money. You can gain money. You can lose gold. You can buy back gold. But if you lose time, nobody in this world can buy back time. And time is very expensive. Because sa araw, huwag kayong dumanas ng dinanas ng iba na nahalal noong panahon na natapos na lahat, nagmuni-muni, walang maikwento sa anak nila. Ngayon, ang pagkakat. Ngayon na, wala nang iba pang panahon. Let's start small. All together. Small things. Inculcate to the minds of you today, your neighbors, na sila ay makipagtulungan. At ako, naniniwala po na kayo ay tama ang pag-iisip. Ako'y naniniwala na kayo, kaya kayo sumali sa halalan, kaya yung tinanggap ang posisyon na yan. Dahil ang pangunahing nasa isipan ninyo ay maglingkod sa kapwa. Ibalik ninyo yung inyong attitude. Noong oras na pumipirma kayo ng certificate of candidacy, that you said in your mind, most likely I'm right. This is what you're thinking at that time. Na gusto nyong maging bahagi ng pagbabago. Gusto nyong maglingkod sa bayan. O matapos ninyo nilagdan na yun ay sinumpa ninyo. O mangyari kayo nanalo. Binigyan kayo ng pagkakataon ng tao. Sa murang edad. Then, let's not lose that opportunity. Opportunity to serve. Because many are called, but few are chosen. You are the chosen one of the people of Manila. Kaya nyo yan, mga SK Kagawad, SK Chairman, Sangguniang Kabataan ng Lungsod ng Manila. Simulan natin, itaas muli ang Manila, tanging lungsod, naming mahal, bantayo ng silanganan. Yan ang mga kantang kinakanta natin, nasa elementarya pa lamang tayo. Isa puso ninyo, dalhin mo ang bansa. Yan ang mga letra doon sa awit ng Maynila. Ngayon na, kaya natin, kaya ninyo, magtulungan tayo. Muli, congratulations sa inyong lahat. And I wish you all the best in your own undertakings. Being a student or doing something productively, or maybe some of you are working now. And may God bless you. Ulitin ko, walang nagmamalasakit sa ating mga batang Maynila, kundi tayo rin kapwa batang Maynila. Pagpalain na wakil ng pomer na pa. Manila! God first. Maraming salamat. Pabuli pa palakpakan po natin Mayor Francisco Isko Moreno de Pagosto. So isang selfie muna po, kasama po lang. Upo lang po tayo. Upo lang po yung mga nakatayo. Kuya, nakalabas pa dila mo dati kapag iguana. Upo lang po tayo. Nakadila pa si Kuya, iguana ka ba? Isang selfie lang po, upo lang lahat para po lahat makukuha. Yan. Then after this, for district po tayo, ha? So let's start with District 1. District 1, tayo na po tayo. Punta na po tayo sa likod ni Mayor.
Lahat po ng District 1, please. Sige po, lapit po tayo. Sige po, pagkashay lang po natin yung ating